My name is Kuya Walls and welcome sa my channel ko. At lagi nyo bisitahin, subscribe kayo and click the bell button below. So, kasi para updated kayo lagi. So, mapapanood nyo at marami kayong matutunan about arts and sa music. Alam mo, drawings, gitara, ukulele, kalemba, okay pa yan. Mga basic para sa inyo. Sa mga baguhan pa lang, subscribe and click the bell button below. Okay? Thank you! Napaka-informative pa ng videos ko, kaya yun, lagi kayong bumisita. Thank you very much. Ayun, so, ayun. Salamat sa iyong panonood. So, drawing tayo ng ilong. Nose, how to draw nose. Napakadali lang, sobrang dali lang. So, gamit natin ay graphite, lapis lang. So, pero bago yun, gusto ko, tugtog muna ako ng awiting, pang simbahan. No? Sabay nga sa awiting. So, ang title po nito ay Give Thanks. Huh? Siguradong alam nyo ito. Gusto mo nakakalam, sabay-sabay po tayo. Kasi namimiss ko na rin ang magsimba. Hindi na nakasimba. No? So, pero napadaan kami sa simbahan. Darasal. Okay? So, yun. Give Thanks. Let's start. Sabayin nyo pa. No, sa mga at buhay pa tayo. Diba? Malakas at masigla. Dahil yan kay Lord. Okay? So, start na tayo. Yes! So, bago pala tayo drawing, alamin natin yung mga alamin natin yung mga tools natin na material. So, una sa lahat. Wait lang. So, kailangan natin ng B. B na B. Basta sa yung B, yung grade ng lapis. Grade 1, grade 2. Hindi, I mean, B, yun na letter B. So, may iba-ibang klase yung grade ng lapis. Merong, ito yung normal lang. Parang, it's B. So, merong pambura. Baba. 2B. Gamit ako ng 2B. 2B. Okay. So, ito yung mga gamitin ko. Tsaka, bulak. Bakit kailangan ng bulak? So, mamaya, tuturo kong kung saan ito gagamitin. Tsaka ito. Ayan yung brush or kung anong stick sa dulo niya. Kahit pa stick ng ano yan, ng barbecue. Pwede. So, okay. Start tayo nun. So, okay. Kailangan pa pala ng sketchpad. Paano tayo mag-draw? Oh, no! So, sketchpad. Oh, mura lang naman to. Tingnan ko nga ito. Ito lang kung... Okay, ordinary lang ito sketchpad. No? Iba, medyo... Alibaw, Canson, yan. Bellum. Medyo mamahal. Pero,
Pwede na rin to. Kano ba ganito? 25 sheets? Ano? 25 pages pa. Nabili ko dati sa hindi makita. 47 pesos. Samya. Okay? So, yan. Tinlo pa ito, ano? Amalgamated Special Corporation. Service Road, South Superhighway, Mantinlupa. Doon siya ginawa na. Dito lang malapit sa amin kasi taga San Pedro lang yun ako. Okay. So, yan. Sketchpad. Start na tayo. Ito ang materials ulit. Mga materials, tools, no? Yeah. So, dito sa HB or pang-sketch lang. Pag gagawa na ilong, no, maraming artist, iba-iba naman ang sistema. Iba, direct. Iba, may mga pattern. So, sa akin kasi, gusto ko, ito, limbawa, ito. Cross mo na, cross. Hawak ko po pala yung isang cellphone. Ay, yung cellphone pang record. So, bilog. Bilog na maliit din dito. Tatlong bilog lang. Makakabuka na ng ilong. Yan. Okay. Diba? Ilong na. So, yan. So, gamit tayo ng it's B. It's B. B lang pala B. So, unahin natin yung mga detalye. Details. Yan. Mga dito. Ayan, oh. Ayan, okay. Ilong na kagad, oh. Tignan. Nabuo na kagad yung ilong. Napakabilis. Kahit di ko na ituloy, ah. Ayan, oh. Kahit di na ituloy. So, lagyan natin ng konting, ayan. Hindi ko nabuburahin po yung ano ay yung mga sketch para lang makita niyo. Okay. So, ngayon, siyempre, malalim sa side na to. I-dark natin dyan. Kasi nakaano ako eh, parang top view. Depende po kasi sa dinidrawing nyo kung nasaan yung liwanag. So, dahil nakatap to. Nagyan natin ang skin tone. Okay, ang cute ng ilong, ano? Parang ilong ng misis ko. Cute. Yeah, milis lang. Okay. Gusto nyo matangos, iangat nyo po ito. Itong itim na ito, yan at yung konti. Ang ganyan. Okay? So, maraming talaga malilibid gumawa ng draw na. So, panoorin niyo sila kung paano gumawa. Iba-iba naman kasi ng technique. Okay. Mahalaga, maging ilong. Ayan, kitang-kita niya naman. Umangat na. Umangat na ilong. Oh, no! Ang kulit ko. Eh. So, lagay natin na shadow dito. Sabi lang, di ba? Ilong na yan. Hmm. Kung ayaw nyo na masyadong malapad yung ilong. Sige, ito yung pambara. Ito pambara din po ito. Ilitan nyo dito banda. Dulo. Yun, di ba? Tingnan natin ang highlight.
Buray natin dito. Kasi di ba ang ilong ano yan? Ano yan yung parang mayroong ano, may puti dito sa ibabaw dito sa ito. So i-emphasize natin yan na. Okay. Ang ginagamit ko palang po ay sa ngayon pala 2B na. Kaya medyo maano na siya. Medyo dark na. Okay. Lagyan natin ng konting skin tone. Yan. Okay. Simple na. Malit lang po yung magagawa ko na ilang. Ngayon, para sa inyong mga bulak na yun. Yan. Ayan. Ito, ang brush ko, yan, nilagyan ko sa dulo ng ganyan. Kasi, lalagyan ko ng bulak. Okay? Wait lang. So, ganito mangyayari yan pag nilagyan sa dulo yan. So, yan ang purpose yan. Okay? So, kung wala kang brush, ito yung gagamitin nyo pa pang smudge. Para maging realistic naman ng konti. Yun lang po. Yun lang. Kung wala kang tawag dito, matawag doon sa papel na nakalukot, nakalimutan ko na. Ha? Kasi gumagamit po na yun. Pwede po ito yan. Okay? Para magkaroon ng skin tone. Yan. Ngayon, yan ang yuli. Gamit ulit kayo ng 2B. Para ma-detail ulit. Detail nyo ulit dito. Banda. Tsagaan lang naman po ang drawing. Kung napanood nyo po yung sa paggawa, pag-portrait ko, napanood nyo po yung mga hindi pa nakakanood. Kung napanood nyo po yun, nakita nyo naman, di ba? Detalyado. Walang pisa. Paano po sa sketch, paano sa gamitan ng pantograph. Yan, okay. Depende kasi po sa liwanag yun. Kung liwanag nasa taas, talagang dito lights po tayo. Yan, okay. Ang haba ng ilong, ano? Okay, so yan. Huwag na masyado mahaba. Lagyan natin yung ganyan lang. Bura natin yung mga, ano, highlight. Okay? So yan po. So, ang ilong, bago. So, maliit lang po yung pagkakagawa. Okay? So, depende naman po yan sa, ano, sa ginagawa niyo. So, halimbawa naman, tagilid, medyo nakatagilid. So, halimbawa, nakatagilid, no? Bilag-uli.
Bili-bili. Dito, pauli tayo ng isang bilog. Dito, bilog din. Yan. Magulo ng bilog ko. So, yan. So, yan. Detail nyo lang. Detail nyo lang. So, dito, kukunin yung ano niya, angulo. Yan. Ano naman lang po ito, demo lang naman po. Okay. Tapos po gusto yung patangusin, iangat niya po ito. Dark yung ilalim. Iba, hirap magpatangos ng ilang. Pupunta pa sa mga doktor. Magpagalitan ako ng misis ko na tibet. Puro tungkol sa patangos ng ilang. Okay, skin tone. Ngayon, gamitan natin ng ito, bulak. Mura-mura lang naman bulak. Para gumanda yung skin tone niya. Pumantay ba? Pumantay. Okay, balik ulit sa dati. Yun. Okay, diba? Konting side view lang pala ito. So, depende po ang ano, paggawa ng ilong sa ano ba, subject mo. Sorry. Okay, burahin natin yung mga highlights. Yung magpapabuhay sa mga. So, pwedeng kneaded eraser na yun. Kneaded eraser. Pwedeng ito hard. Okay. So, yun lang. Diba? Huwag pala masyado maiting dito. Kasi, magmumukhang kulangat. Magmumukhang may kulangat siya, diba? Ito, para mawala yung iting, pwede nga ito. Okay. Okay. Pwede nga naman. Yan. Tamang ano lang. So, gusto nyo pang realistic yan, eh, talagang gamitan nyo na iba-ibang lapis. Okay, diba? So, ano pa ba? Tulad nito, no? May drawing ako dito. Depende ka sa ilong, eh. Kaya ako kapya niya. Kung lights lang yung, ano niya, picture. Ito pa. Ano dito, dark yung pagkakagawa ko sa ilong. Dito banda.
Yan. 2007, gawa ko. Naman, 2020. Dark, masyado ko ako rito. Okay. So, yan, paggawa ng ilong. Baba. Paano kung tangilid talaga yung save? Try natin. Yan, tulad niya. Diba? Paano mga niangat yan? Tingnan din. Lagyan natin ng laman. Laman. Pataas. Okay, gamitan natin ang lagyan natin yung hatching. Hatching. Ito nilagyan naman para skin to nito. Yan. Ano gumisita sa aking mga aso? Bigyan lang dito. Okay. Hello. Diba? Oh, simple lang po yan. Tapos, titingnan nyo rin yung ano, kung ano yung subject nyo. Dito banda, may puti dapat yan. Hindi naman ang maliwanag. Yeah, sa susunod po uling ituturo sa inyo paggamit ng uling sa drawing sa ilong sa mata. Okay. Well, medyo ano yun yung photo. Masyado ang meeting. Okay, yun, sketch pad. So, sana nag-get siya. Ibig sabihin, yan po ang paggawa ng
ilong. Sunod ko naman ang ears, no, next time. So, yan, ganyan. Basic lang sa inyo yan, sigurado. Pag natutunan nyo po yan, ako, mas malapit pa kasi malapit. Okay. Ang ilong ba? The nose. Okay. The nose. So, yan po yung mga mga ano ko po. Mga ilong ko ngayong araw nito. Okay. So, ilang sa tuturo ko sa inyo kung paano. So, una, remind natin. Gawa kayo ng tatlong bilog. Tatlong bilog. Yan. Kunin nyo to. Kunin nyo to. Ito. Itim dito. Yung butas. Korban nyo na to. Depende sa lapad ng ilong niya. Okay. Yan. Tapos kunin nyo dito. Kunin nyo rin to. Kasi malalim yan. Ito, yan ang nyo. Medyo dark itong mga side na to kasi malalim yan. Lalo na dito kasi nasa ibabaw yung ilaw natin. Pabilisan lang ha. So yan. Yan, puray natin. Try natin puray. Oo, diba? Cute ng ilaw ha. Ito, sigurado may pagkanyan dyan. Okay. Ayan, diba? Iba-iba po yung paggawa ng ilong kasi panoorin yung iba rin. Meron na parang barbista nila. Bilog. Bilog lang dito. Tapos bilog din sila rito. Paras lang. Iba ka ganyan. Yeah. Ganun din. Kunin nyo dito. Okay. Ang ilong. Wow. Thank you sa inyong panunod. At sa God bless us lagi. Itong tutorial ko ngayon. The Nose Tutorial. Tutorial. Ay. By Kuya Rose. By Kuya Rose. You know. Alright. Bye-bye. And God bless her. God bless us always.